Hi, welcome back again sa akin channel. Kamusta po kayo mga mamshi, mga Davar Cats? Heto na naman po ulit ang inyong Rakatera vlogger na si Seldy. Atin po pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa maswerte pong wallet. Marahil na halos lahat po sa atin ay naghahangad ng sana ay hindi mawala ng pera ang ating mga wallet. Pero syempre ang bidyong ito ay tanging paalala lamang. Kailangan pa rin nating magsumikap para mas lalo tayong lapitin ng swerte. Kaya naman bago ko umpisahan ang bidyong ito, kung bago ka pa lang sa akin channel, pwede ka nang mag-subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para lagi po kayong update sa aking mga bagong videos. Pag-uusapan po natin ay ang mga tips ng wallet feng shui upang maging magnet ng wealth luck ang inyong pitaka. Una, palaging mabuti o panatilihin na ang inyong pitaka sa isang malinis na estado. Kaya't simulang i-clear ang lahat ng mga hindi kinakailangang bagay mula sa inyong wallet. Katulad din sa bahay at tanggapan ng feng shui, na sa sandaling malinis mo ang isang lugar at alisin ang hindi dumadaloy na enerhiya, magkakaroon ito ng puwang para dumaloy ang bagong enerhiya. Kaya naman narito ang mga paalala na ang mga bagay na hindi mo na kailangan ay hindi na dapat nilalagay pa sa ating mga wallet. Gaya na lamang ng resibo, bill ng credit card o anumang kumakatawan sa utang o paggastos ng pera. At ang pangalawa, palaging panatilihing nakapak ang inyong pitaka ng pera sapagkat ito ay isang simbolo ng kasaganahan. Iwasan ang walang laman na pitaka. Ibig sabihin po, kahit man lang sana barya ay huwag nating hayaang maubusan ang ating pitaka. At ang pangatlo naman, huwag maglagay ng basura tulad ng matamis na pambalot, lumang name card, nag-expired na membership card, nang alinman sa iyong pitaka. Bilang buod, tanggalin lamang ang mga anumang hindi mo na ginagamit at ilagay lamang ang mga mahalagang bagay. At ang sunod naman, itago ng maayos ang inyong pitaka. Susunod dapat mong tratuhin na mabuti ang iyong pitaka bago ka rin nila magamot ng maayos. Maglaan ang isang special na lokasyon sa iyong bahay para sa iyong pitaka at ilagay ito doon upang madama nila ang pagiging mahalaga. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga ito, malamang na makakaakit ng mas maraming pera sa iyong buhay. Iwasang itapon ang iyong pitaka sa hapagkainan o kahit sa ampamang bagay na hindi dapat ilapag ang ating mga pitaka. At ang sunod naman, igalang mo ang iyong wallet. Huwag ilagay ang iyong pitaka sa sahig, lalo na sa sahig ng banyo. Sunod, mahalaga ang kulay ng wallet ng feng shui. Ang kulay ng pitaka ay nangangahulugang iba't ibang mga elemento at may kahulugan sa likod nito. Ang chart na kulay, element representation ng wallet feng shui, kulay elemento representasyon ng itim, tubig, ang itim na pitaka. Ang kulay itim ay pinakakaraniwang mga kulay ng popular at nakuha mo ito ng tama. Kinakatawan ng itim ang kayamanan at kaunlaran. Kung naghahanap ka naman ng pagsulong sa karera o pagtaas ng iyong negosyo, kailangan mong piliin ang kulay itim na pitaka. Ang bughaw naman tubig asul na simbolo ng pera ay mauubos tulad ng tubig. Mahirap maipon ang kayamanan, kaya hindi rin nirekomenda ang kulay na pula. Dahil ang pula ay apoy, ang pula ay kumakatawan sa apoy at hindi maiipayo ang kulay ng wallet dahil masisira ito, ang iyong kapalaran sa kayamanan. Ang kulay kayumanggi, kung nais mong dagdagan o magtipid ng pagkakagastos ng labis na pera, maaaring makatulong sa iyo ang kulay na ito. Kulay rosas, apoy, ang kulay na ito ay mas angkop para sa mga kababaihan. Naghahanap sila ng iba pang kalahati dahil pinapataas nito ang pag-ibig at kapalaran sa relasyon. Kung naghahanap ka naman para sa pagtaas ng kayamanan, huwag gamitin ang kulay na ito.
Berde, kahoy. Ang berde ay kumakatawan sa paglago at buhay. Sa bahay pengsoy, magdaragdag ka ng berding halaman upang makatulong na magdagdag ang positibong daloy ng enerhiya sa iyong puwang. Isang berding pitaka ang mga katulong upang madagdagan ang iyong mga kita. Lalo na angkop para sa mga negosyante na tanggapin ang ideya at mga oportunidad sa negosyo. Ang dilaw o metal ang normal na ilaw na kulay dilaw na wallet ng kulay nakakaakit ng pera. Ngunit madalas itong mapasok at palabas. Mahusay na dumadaloy ang pera ngunit gumagastos din ng maraming pera. Upang malutas ang ganitong sitwasyon, maaari mong isaalang-alang ang dilaw na mustasa o dilaw na pastel para sa wallet. Kung nais mo namang makatipid ng pera, pumili ng dilaw ng mustasa at kung ikaw ay isang taong nais na dagdagan ng kayamanan, swerte, maaari kang pumili ng pastel na dilaw sa halip na ibang mga kulay. At ang sunod naman, iwasang gumamit ng second hand na wallet. Huwag gumamit ng pitaka na ginagamit dati dahil ang lakas ng dating ng may-ari ay nasa wallet at maaari kang maimpluwensahan. Maaari kang maimpluwensya sa iyo kung sinimulan mo itong gamitin. Hindi mo malalaman kung swerte o hindi ang gumamit nito. Kaya kumuha na lamang ng bago. Ang sunod naman, pagganahin ang swerte sa kayamanan. Mag-magnet at mag-akit ng mas maraming pera sa pamamagitan ng paglagay ng tatlong mga feng shui na barya sa isang pulang laso sa tabi ng iyong kas sa iyong pitaka. Maging maayos at ayusin ang iyong mga pera. Maaari mong sabihin kung ang isang tao ay may pera o hindi sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa paraang sa paglalagay ng maayos na pera sa kanilang wallet, gumagalang at nagpapahalaga sa pera. Maayos nila itong inaayos at lahat ng kanilang pera at barya. Tulad ng para sa mga nasira o laging walang pera ay magkakaroon ng hindi maayos na mga salapi.